Mayroon po tayong crispy French fries. Diba? Crispy sa labas at soft sa loob. Yan. Pag magluluto po kayo ng fries, sigurado nyo po yung mainit po yung mantika. Yung medyo musok lang po ng konti. Tapos lagyan nyo po yung frozen na fries. Kasi magre-react po yun. So yun po mag-create ng crispiness. Ah, diba? Mayroon din po tayong chicken nuggets. Ayan. Pag bibili po kayo ng ano, ready-made na chicken nuggets, maganda po talaga deep-fried. Kasi mas nagiging crispy yung labas at medyo nag-expand po ng konti. Siyempre kung ayaw naman po ng masyadong mamantika, pero kung half-fried, napaglunin po sa mantika. Ito naman po, ready-to-eater. Gusto ko po crispy. Nakamalot po. Mas masarap, diba? Ayan. Medyo golden orange. Parang hindi po brown. Pakaganda. May paper towel po itong aking glass bowl. Kaya na po sinasabing microwave friendly. Alam nyo na sa nangyari po dun sa ating pinasabong na seafood mukbang. Oh, excuse me. Pinasabong na seafood mukbang. Naalala nyo po yun? Mabuhay! Yan! Ah, diba? Kaiba naman po introduction po natin. Mga ready-made tsaka ultimate fast food mukbang. Meron po tayo. Ito yung fries na pinirito ko po. Ito po yung galing sa isang fast food tsaka ito pong mga burgers. Ito binili ko po sa shop. Ah, diba? Ultimate fries po tayo ngayon. Napakadami. Dalawang giant burgers. Ketchup. Fries dip. Pero din po tayo dito sa suka may sili. Kakaiba po talaga ako pag kumakain. Ang palis po ng umay. Sinashot-shot ko po. Bago po tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa araw po nito. Ganun din naman po sa mga nakasama ko po ngayon sa pinila kalakpay. Ganun din po ang kanilang mga mahal sa buhay, pamilya, kaibigan. Ngayon po lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon. Naging medyo maayos na po ang sitwasyon. Sana'y tuloy-tuloy na po, Panginoon. Kaya na po, bahala po sa amin. Sinusuka na po namin sa inyong lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kapisa na po natin. Yan. Hindi ko na po masyado pakikita po itong anong fast food company po ito. Kahit naman anong paramdam gawin natin, hindi naman tayo mapapansin. Sa mga kilala lang sa lipo na anong pinapansin natin. Patayin sa drinks. Walang azukal. Walang asukal yan, Tagalog po. Kasi pag sinabi ko pong English, malalaman nyo po ano pong brand na yun. Mmm! Burger, giant burger. Ito po yung paborito kong burger. Kasi grill po yung ano yung tawag ito? Yung patty. Yung karne pa sa loob. Saka marami pong kulay, di ba? Mas masarap yung ginawa kong fries. Nararasaan ko po yung patatas dito po sa fast food kasi medyo process, sobrang process. Sumisipa. Sumisipa sa lasa ng patatas. Ito masarap. Bakit luto po. Masarap po ng burger talaga nila.
Hindi niya po dapat ang burger, di ba? Maraming gulay. Hindi yung gulay eh, isang hiblana ito, isang hiblana ganito, doon saka konti hiblana ganito. Yung matindi ang pulso ng pagkakaari. Talaga sinisiksik po nila ako. Ito kung binili kong burger. Siyempre, isang sub din sa fries. Isang kilala sa Lipunan po na fast food chain. May offer po sila 10 euro. 2 meals. Patak mo yung 500, bari 250 pesos sa meal. Di ba hindi na po masama? Sa amin, isa lang naman po yung ganito eh. Diyan naman po siyempre ganito lagi pagkain ko. Siyempre sabi niya, oh kuya, cholesterol, high blood, mga ganito, non-healthy. Anak lang kamote naman po. Lahat po na sobra, hindi po maganda sa katawan. Hindi naman po ganito araw-araw ang pagkain ko po. Pag-inom lang po ng kape niyo sa bahay, lagi nag-asukal, ilang best question sa araw ko, di ba? Pero salamat sa concern, in fairness. Oh. Yung binili ko pong price, medyo pricey. Medyo yung pinakamahal po kasi gusto po malasahan pa talaga yung po, quality, price. Ito pong nabili ko namang price kasama, itong burger, feeling quality. Yan, no against po. Pwede na po. Masarap naman. Ayan po. Sarap ng chicken nuggets talaga pag kaya na ready mo tapos pinarito nyo. Mas nagiging crispy yung labas. Sa pag pinirito po ninyo, nabawala po yung industrial taste. Ibig sabihin nyo parang hindi talaga nanggaling sa factory. Parang nare-release po yung mga ganong lasa. Sarap itong price na ito, para maubos po ito. Pero hindi po, isang upuan na ngayon. Sa pagkakaprito po, ang ganda. Dito po, pagsarabing chicken nuggets. Ito po sa inyo. Talagang chicken nuggets na malaman. Ayan po. Ito niyo po yung chicken. Totoo, totoo chicken nuggets. Hindi ko nakunwari. Malarasahan niyo po talaga yung manok. Hindi po yung nakaka isang kilo na kayo ng tikim ng chicken nuggets kain. Wala pa rin kayo nalalasahan manok. Baka chicken flavor lang.
Ito po kasi, texture po nito, medyo bleach na. Ibig sabihin po talaga, yung kulay ng patatas, ayan po, namuti na eh. Yung bleaching po, hindi po yung bleach na Clorox. Iba po, ginagamit po sa pagkain, iba po yung pag-bleach. Ibig sabihin po, maraming process yung color. Saka, pagganto po yung fries. At, hindi masyadong nag-golden brown. Kung na po nagsasabi po sa inyo, hindi ako 100% ha, may halong baking soda. Ito. Napansin ko na yung pag namamukbang po kayo po ng challenge. Ini-enjoy ko po yung pagkain. Okay lang po yung sa ibang makbuy challenge, yung po sila masaya. Pero ako po, gusto po ini-enjoy po yung pagkain. May tira po ako nilalagay po sa rep. Ito po yung burger. Malaki po talaga. Magkakain po kayo ng ganito. Kung ano pang nagsasabi po sa inyo, sa mamahilig sa mga asin. Maganda po yung suka na may sila. Yung spice vinegar na nabibili po. Neutralized. Ibig sabihin na wala yung umay. Makakain kayo ng marami. Para mas handa ka magdala kayo na sarili nyo. Kasi mag-umay kayo sa handa tapos pero kayo suka ang katabi. Pag nilagay po nila sa picture, ito na ng burger, ganun kalaki po talaga. Nakasulat po ilang centimeters yung circumference. Circumference. Tama ba? Bilog. O ilang centimeters. Radius po kasi from middle to side. Yung round shape circumference. Tama yata. Mirror pa naman yung ano ko. Trigonometry knowledge. Kumagana utak ko. Tama po itong suka. Banglato po ako, no? Manlasa ko parang namumulo ito lagi.
Isang fast food po. Pilipinas na kinakain ng inyong pome ng nanay ko. Pagbibili po siya ng burger. Pagbibili. Pagkakain po kami. Burger. Okay po sa Pilipinas. Siyempre medyo maliit po yung burger. Sabi niya, anak, dalawang subuan mo lang yung burger. Wala ka bang ngipin? Sabi ko sa nanay ko, kaya nga, di ba nanay, wala na making ngipin? O di ba, nakasamang subo kayo? Di ba? Nagtatakot, nagtataka nanay kung bakit. Alam niyo na, kanya naman po tayo, di ba, pag gutom na gutom niya, bibig po natin stretchable. Nasang nasa po yung inihaw dito sa burger party. Excuse me. Kasi po ano, suka po talaga yan, no? Spice vinegar. Bangang po, spice vinegar. Ano po sasabihin ng anong brand? Wala naman tayong natataliusod na magbigay man lang ng tatlong dosena ng bote. Ng bangang na suka, wala man lang. Ito po gusto ko pag makain po ako ng makain po ako sa fast food. Yung talaga may yelo po yung soft drinks. So po talaga may yelo. Pero pag puro yelo naman at isang higop niyo wala ng soft drinks, ay naku. Pinagutong na kayo ng mga. Pag ganun po, nakita niya po yung yelo, punong-puno, tapos yung isang yung niya, wala ng soft drinks. Pwede niya lang po sabihin sa crew, huwag ka magagalit naman, just me, yun, hindi naman sila may ari ng fast food. Dapat pag pumunta sa fast food, kaya lang yung pumunta kayo sa first class na restaurant, pag nagreklamo kayo, kaya lang niya kayo may ari at naku po, parang mamahaling steak ang in-order ninyo, huwag naman ganun. Talabong. Ito po tayo tutulang ako. Boss, excuse me. Itong soft drinks nyo punong-puno ng yelo. Isang higup ko lang. Wala nang soft drinks. Hindi yelo in order ko ha, soft drinks. Tapos sabi niyo po, pwede ba pakitawag yung manager? Eh, siyempre, tatawagin naman yung manager nun. Paglambit ng manager, sarap. Panginutosan ako lagi, kahit lagi, panginutosan po ako ng malit ang nanay ko pag bibili ng suha. Nihigop ko. Totoo po.
Hindi naman yung tinutunga. Yung higo po lang po. Kaya nung maliit po ako, nagkaroon po na ako ng problema po nang nagkulang ko. Hindi naman anime, nagkulang po sa dugo. Yung namutay ang dugo dahil puro maasim po yung kilakain ko. Magising manggang hilo dahil panahon ng mangga. Balik na po tayo sa doon. Tinawag na yung manager. Ano pa sabihin nyo? Boss, lagi bang mainit ang ulo mo? Di syempre, mainit. Bakit po, sir? Kapag binibigyan ka ba ng o kumukuha ka, pag umiinom ka ba, maraming yelo? Siyempre, talagang pinupuno mo yung baso, minum ng yelo. Pag sinabi, hindi naman po, sir. E pag may nang isaptis dyan, bakit? Hindi naman, sir. E kasi itong sub drinks in order ko, hindi naman yelo in order ko eh. Sub drinks. Sa akin, hindi mainit ang ulo ko sa hindi ko pinalalamig ang ulo. Ganun! Sabi, siyempre sabihin ako, sir, pasensya na po. Ah, ganun ba? Aka-disappoint kasi. Eh, yung feeling ano, yung hindi naman kayo masyadong nag mamayaman o nag-iinarte. Kasi boss, dahil na may kasama kayong bata. Kasi boss, sinama ko yung mga pamukin ko dito para ma-enjoy. Siyempre, isang hikop lang nila sa update ninyo. Wala na kasi puro yan. Ang laman. Ano yun? Noong nga iba namin yun. Huwag naman po pagalit. Sabi sabi, sir, ano po gusto niyo yung replacement? Wala naman, boss. Wala namang replacement. Ito ba ibang subjects ba ibig mo sabihin? Opo, sir. Gusto niyo po, palitan po natin, bigyan po namin kayo ng bago. Kaya naman, sobrang dadamihan nyo ng drama. Nakatisap mo, di ba? Alam mo yung pakaramdam po, nagutom ka. Tapos expectation mo, ganun. Tapos kakain ka, hindi ganun, di ba? Di ba minsan mawala kang gana? Nagdadaan ka po eh, sir. Ah, siyempre, nararamdaman nila na ako. Ibang ano ka? Mukhang hindi uuwi ito nung walang talang bit. Oops. Sabi, sir, gusto niyo pili na lang po kayo ng gusto po ninyong kainin o additional, gusto niyo po ba ng ice cream para sa mga bata? So mag-offer na po talaga sila. Sabi, ganun. Sige boss, tanongin niyo lang yung mga bata kung ano gusto nila. Ganun po, di ba? Tapos kukunin yung pangalan. Boss, ano pangalan mo? Ganun ka, kukunin yung pangalan. Naku, salamat boss. Pagpunta dito ng mga kaibigan ko, pahanap kita. Sasabihin ko yung best manager na nakikinig sa customer. First time ko lang na-experience yung ganito. Halika mo! Ganun! Tapos makikita ko yung lumabas. Ng manager. Siyempre, offer. Tatanungin, sino ba nag-serve ng ganito? Yung mga ganun, sa table number ganito. Hindi malalaman itong sino yung naka-duty. Sabi ko, sir, ako po,
ako po yung sa soda, ibig sabihin talaga serve ng soft drinks. Ako ano man sa part ng soda. Excuse me. O kukuro. Sabi, huwag niyo masyadong madadamihan ng yelo ah. Sabi, ah sige po sirs. Sino po ba yung nagreklamo? Yung palis na, ah sir, yun po ba? Eh linggo lang nyo na dito yun ah. Linggo-linggo may reklamo. Yung mukha na kayo. May style lang pala. Eh, naubos ko na po yung ewan ko. Dalang malaking burger. Paano po? Naku, invite ko po yung mga taga-relaxing Finland. Para may pang-snack. Hindi naman po sila masailan eh. Kahit naman po, pag pumunta po sa mga bahay po nila, kapag may mga tira, tinitira ko po, iniinit ko lang sa mic. Para po, bago po tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na lang po sa grasya binigyan niyo po sa amin. Mga panahon po ngayon na hindi kami masyado nakakalabas, nakakain po sa labas. At kadalasan kasama po namin ang aming pamilya. Maraming salamat po kasi ngayon nabibigyan po namin ng oras ang aming mga pamilya. Nagkakasama-sama ako po kahit po malayo. Alam ko po ramdam po ba yung pagmamahal ko dito po sa Pilipinas, di rin po masyado makalabas. Iningatan ko po yung sarili ko dahil alam ko po isang araw uwi po sa Pilipinas na makasama pong muli sila, lalo na po ang mga magulang Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. Kayo na po ang bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa maraming Jesus. Amen. Paano po maraming salamat po. Kita po tayo mamaya sa greeting sa shadow portion. Hello po, maraming salamat po. Dito na po tayo sa greeting sa shadow portion. Maraming salamat po sa ating mga bago subscribers, kapuso, kapamilya, sa ating po mga kaibigan, lagi po nating nakasama sa Pinilangang Lagbay. Lagi ko pong inulit sa malaking pamilya po tayo sa Pinilangang Lagbay. Umpisa na po natin greeting sa shadow portion. Kamusta po kay Myling Cha? Maraming salamat po sa inyo para Malabon City. Ingat po sa mga kabayan po natin dyan sa Malabon. Kamusta din po kay Deogracia Galili. Shoutout. Si Tita Grace from Israel. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Tita Grace. Ingat po lagi dyan sa mga kabayan po natin sa Israel. Kamusta din po kay Manuel Santos. Salamat po sa inyo. Kay Carmen Beridiano. Carmen Beridiano. Yun. Maraming salamat po yun po. Shout po kay Kalising and Veridiano family. Yan. Kalising at Veridiano family. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po lagi. Ang basta din po kay Kurt de Chavez. Yan. Kay Boss Mar, maraming salamat po. Ang basta din po kay Maricon Nuarbe. Salamat po sa inyo. Ang basta din po kay Harling Jane Becerra. Arlene Jane Isera Peregrina. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Celso Abalo. Salamat po kay Orchid Orchid. Shout out daw po. Happy birthday to my Dice Aurora Oplentissima. Yan, salamat po. Happy birthday po. Kamusta din po kay Donato Magtibay. Don Magtibay ng Ibiza, Spain. Ayan, maraming salamat po. Ingat po sa mga kabayan po natin dyan sa Espanya. Kamusta din po kay Annalyn Roque. Shoutout po sa kanyang pamangkin na 3 and 6 years old. Favorite ko na panoorin kesa kay ayoko na pong panggitin. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Estelita Hernandez. Shoutout po sa Hernandez Family of San Diego, California. Ingat po sa mga kabayan po natin dyan sa San Diego, California. Maraming salamat po. Ingat po lagi. Gusto din po kay Lourdelin Ingo from Taytay, Rizal. Ingat po sa mga kabayan po natin dyan sa Rizal. Maraming salamat po. Gusto din po kay Terry Bruce. Salamat po sa inyo.
Basta din po kay Loretta Carbajal. Shoutout naman po sa friend ko sa Hong Kong, Neni Tasara. Miss you, friends. Okay. Marami salamat po. Ingat po sa mga kabayan po natin dyan sa Hong Kong. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Venus Marie Obinike. Venus Marie Obinike. Yan. Shoutout po from San Fernando City, La Union. Yan sa North. Ingat po sa mga kabayan po natin dyan sa La Union. Kamusta din po kay Mercedes Bonzo. Shoutout po. Ayan, sa pamangkin po niya na si Mika Evangelista. Happy birthday po. Ayan. Sana po ay naging maayos ang kanyang birthday. Salamat po. Namas din po kay Lisa. Pag-greet daw po kay Joey Ann Amistoso. 21st birthday sa October 7. Ayan. Maraming salamat po. Advance happy birthday po kay Sir. Advance happy birthday po kay Joey Ann Amistoso. Sa kanya po, hindi po, sir. Kamusta din po kay Abigail Momorno Makaraig. Shout out po kay Brandon Kai Makaraig. Arvin Makaraig, Abigail Makaraig. Ayan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Doon po sa mga hindi ko po nasama sa greeting, shout out. Pakilagi lang po ang Pinilakang Lakbay Facebook page. O mag-comment lang po sa Pinilakang Lakbay latest video. Ayan, para ma-add po natin sa susunod na mukbang video. Maraming salamat po na naman sa inyong oras na ilalang sa Pinilakang Lakbay. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi mga ng araw. Laban lang.